Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-vlog. Ipapakita ko po sa inyo kung paano maglinis ng fuse and relay box ng inyong sasakyan. Tara po. Ito na po yung relay and fuse box sa actual po na makikita natin. Kikita po natin na napakarumi po siya. Ang dami pong alikabok. Ayan po. Ayan. Ito po yung alikabok na yan. Yan po ang dahilan ng pag-mission. Nakakaramdam kayo na yung makina nyo o sasakyan nyo ay hindi na po kagaya nung dati na yung ibinibigay niyang power. Dahil po dito sa mga alikabok na yan. So, ang gagawin po natin, lilinisin po natin. Dahil yan po ang pagmumula ng hindi maganda ang resulta ng inyong makina. Ito na po yung bagong linis na fuse box ngayon. And relay. Tingnan niyo po. Malinis na po siya. So, pwede na rin po nating checkin yung mga fuse. Iisa-isahin po siya. Isisik lang po siya. Pakiramdaman nyo lang po kung mayroong maluwag. Yan. So, kung wala naman po, okay lang po. Ganun din po sa relay. Alam nyo po, abang ginagamit nyo po kasi yung sasakyan, itong electrical fuse po, nagbabago po yung form ng metal. Pag mainit po, nag-expand yung metal niya. Ngayon, pag lumamig naman po, nagbabago na naman po. Kaya maaring itong higpit na to na po, itong pagka ano niya ng posisyon, pwede pong luluwag siya. So, isa po ang dahilan na maglulos connection siya. Hanggang sa masunog po yung fuse mo. Kaya kailangan po chine-check natin kasi nagbabago po yung form ng metal. Nakaka-apekto din po yun sa operasyon ng makina. At yung alikabok naman po na yun, kung titingnan po natin, akala natin wala lang, pero may reading po yun. Sa ordinary tester po natin, hindi po natin mariridingan yun. Yung continuity niya. Pero kung sa gamitan po natin ng meter tester na napakataas ng reading po noon, million of ohms, kaya niyang i-reading. Mantana ito. Ordinary lang po siya. So, pag bumagsak po siya sa specification ng reading na yun, magkakaroon po siya ng hindi magandang resulta ng inyong makina. Kaya importante po na nalilinis po natin na may maintain din yung electrical fuse and fuse box natin and relay dahil nandito po nang galing ang power supply ng ating sasakyan. Ganun po ang ano niyan, bali lumalabas po preventive maintenance pa rin po to. Hindi na po natin kailangan hintay na masira o magkaroon ng problema. Kaya tinuturo ko po sa inyo, wag na wag lang po kayo magbunot-bunot ng mga fuse. Hanggang linis lang po kayo kasi pag may rumisan po, pag tinanggalan nyo ng fuse, magkakaroon po ng indication doon sa dashboard. Minsan may nagbibling. Hanggang linis lang po kayo. O hanggang dito lang po ang video kong ito. Sana po nagkaroon po kayo ng konting kalaman tungkol sa electrical
Although medyo masilan po to, pero linis lang po, huwag po kayong gumalaw. Wala pong problema. Thank you very much po, hanggang sa muli. Please like and subscribe na lang po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless po.